from the Digi and the Kiwi combination. Parang lahat eh, early to mid game hanggang late game, mayroong palag dito ang season 1. At tignan na lang natin, hopefully mag-game 5 dahil alam ko mga viewers natin, gustong-gusto ang labanan ng season 1 versus season 4 champion. Pero alam ko din, ang mas gusto nyo ang marinig, ang bosses ni Rob Luna at ni Prof. B, your casters for game 4. Yeah. Nagbabagang wolf. Ito na para sa ating game number 4. Let's see kung sasarado na ba ng season 4 champions ang kanilang series against the Kuyas, season 1 champs. Oo, pero itong Masher, isa to sa mga hero ni Renzo, ginagamit niya rin to during season 4. Pero looks like mai-invade din sila dito with their orange or the red buff dito. So, what do you think, bro, B, in terms of rotation dito? Mas mabilis ang season 1 automatic. Eh. Tinan mo, dami na fire power. Oh. May power of nature. Merong mga bomba ni 666. Ay, lo! Igo-go na nila dito. There you go. Rencho will fall. Inipit nila eh. Nilaban na lang. Kung titignan mo, nandito na sila sa bottom. Pampaket pa lang yung side dito ng ano ng season 4. It means the rotation is mas mabilis ang season 1 dito against sa season 4. Tikit-tikit moments lang sila habang trying to balance sa mid turret dito or mid lane ng Rencho or the Masha. Totoo, totoo. And sabaw pala si Yuji pala yung Kimi dito. I was actually hoping na si Ribo yung gagamit ng Kimi nila. Pero somehow dito, in terms of the rotation, medyo nakakalamang ang season 4. Dahil sila yung... nakabawi pala sila doon, Profi, sa baba, no? Oo, naka-apekto sila dito. Pero ayun, going in dito, Fusaken, are they able to get the purple buff? Dumilim na dito, Petrify sa tatlo. Ang dami pulado dito. JP, Shaman Force, umatras sa dito. Pero nilalaban nila dito, exchange si Kim Lex dito. Yelly Hayes will fall, kapalit dalawang miyempro. 2-for-1 exchange and make it 3. Season 1 champs is doing it 1-4. Grabe. Ang sakit din kasi talaga, specifically na sa team fight dito ng season 1 champions. Why? Kasi halos AOE yung mga damage nila. They have like, syempre, pero mamaya na yan dahil may sipang magaganap. Pero time! Ming ng reverse time doon na ibalik pa natin dito with the reverse time and the time journey. Makabubuhay. At daming ginawa na kay Yuji. Hindi pa rin siya mamatay. 666 to save the day, mga kaibigan. Eto na, si 666 trying to catch dito. Nasa insanity sa mukha. Kailangan nilang kuhanin to. Kill VJ. Wala siya matake dito. Nagkakalituan na. One charge. Sa gilid ng dingdig. Dying sometime lang pala dito. They're waiting for JP. Sabay, kumalas na. Buong tropang season 1 dito. Ang problema doon, ang laking space pala na nabigay nila sa Hellcurt. Malaking space talaga in terms doon sa Hellcurt. Pero dito ha, masyadong confident na dito Yelly Hayes dahil alam niya na wala naman ding makakakuha or makakahinto sa kanya dito in terms of the crowd control para sa side ng season 4 champs. And mukhang another invade for their red buff. Iba ang level ng laro dito ng season 1. Mukhang nagkakatotoo Nostra dito sa ganito kaaga. All the objectives talagang pumapabor sa side ng season 1. Right after makuha ng turret ng hero the kills and another one is the turtle. Abay, ang ganda! May reverse time dito. Sabay Petro, may patalon coming from Naboko. Luminum Blast will not connect. Being cancelled by Yelly Hayes using the wall charge sa mukha. 2-7 ang ating score. Trying to go for Yelly Hayes. Here comes Recio. Recio, talon! Kaya niya pa nga yatang kunin doon si JP. Pero dito sa may bandang likod, mga kaibigan, is out na muna for the kill PJ. Pero ito ha, bugbugan kung bugbugan yung laban natin. Pero sa in terms sa nangyayari, lamang dito ang season 1 champion, lalo na si Yuji. Tama, ibang pinapakitang level ng laro ng season 1 dito. Still, lamang naman sila ng Tore ng season 4 2-1 pagdating sa Tore. Buti na lang no, malakas, mabilis din yung minion wave clear dito ng season 1 champions kasi parang kung titignan mo sa winning condition ng season 4 is push eh. Push talaga sila magre-rely dito. Hindi nila kayang lumaban ng team fight talaga in 5v5 kung sabayan. Tama,
Tama. And mahirap nga makabuelo dito si ano eh, si JP. Tinitignan ko eh. Pag nagsasummon for siya, sino magiging priority target niya? Hindi niya malapitan si Yuji. Mm-hmm. Diba? Hindi rin niya kayang i-go agad si 666 kasi mabiburn lang, i-burn lang niya dito yung ano niya, diba? Time journey tsaka reverse time. So, tinitignan ko paano yung magiging priority target ng isang hotmail sa ganitong sitwasyon. Then going in for the exchange para lamang pa rin naman ang season 4 in terms of exchange kasi pangalawang Tori sana kukunin nila dito, trying to go. Yele, dinedelay dito para pumantay sana. Good trade. Nakuha ang first turret dito sa top soon. Pero nakakuha naman ang pangalawang Tori dito sa baba ng season 1. Yan yung ano, magandang pinapakita ng performance sa season 4. Mm-hmm. I agree. I totally agree with you. Pero ito sa totoo lang, gusto ko yung ginagawa ng season 4 dito na hindi nila sinasabayan ng ano clash kasi lugi talaga sila eh. So ang pinaka best talaga course of action nila dito is ubusin yung mga Tori dito ng season 4 champs. I mean the season 1 champs. Season 1. Ano lang eh, tinitingnan nila yung team fight capability ng team season 1 pero nakuha ng gitnang Tori dito trying to hold and dahil pulado flicker out na muna, nahuli pa nga ng reverse time dito, counter initiate, time journey being committed, walang na-slow coming from the summon force mismo ni JP. Good, well played nga na dito, sinalo pa nga, yun pala yun. Trying to penetrate from the backlines, Renshu and KLVJ is doing it against the member of Season 1 champion. Oh, nakuha nila yung correct target. JP! Laban sila dito. JP, it's Tybrid. Coco will be taken down. Pakat yung mga core dito with the Zaman core. Pasok sa likod. Pero out na muna. Yelly is dito. Napakakulat sabi ni KLVJ. Basag muna tayo mga tol. Basag muna nga tayo dito mga tol. Sabay sabi ng tropa dito. Back tol. Muna. Nagkukuha dito. Nang buff. Ay hindi, bakit na gano'n yun? Nag TP out siya. Ah, walang buff, na invade pala sila. Kaya pala, lumaban ata ng kulang. Kaya medyo napitasan pala ang side ng season. Pero taka ko, pumunta dun si ano, si tawag dito, si JP. Pag tingin ko walang, ang bilis naman niya makukuha ng buff if ever. Oo, na-invade yan. Pero somehow, nakakagalaw na ngayon si JP dito in terms of sa mga team fight. Saka alam mo na, kung ano yung target lang nila and ganun kasynchronize sila. JP trying to go inside on kay UG pero sobrang backlane. Pero nakita mo kay LVJ, yun lang ang target ayun niya. Medyo hindi maganda position dito ni 666. Summon force sila pag nandito trying to force ang kanyang time journey. Ito na panahon mismo nila JP. At alam mo, yung ganung play ni 666, delikado yun. Mm-hmm. Kasi automatic once na ma-burn mo nung wala kang tinutulungan, yung sarili mo lang, delikado ka as ano eh. As takwago, pero look at that escape flex pulado dito. Tumatangas, rakit, nagbintis. Ayun, may follow up pa nga naman ng Quitty sa likod. Napitas pa ba dito? Coco will fall. Woo! Di ba tapos? Di ba tapos? May round 2 pa. Si Pusak kaya na tumatan siya dito. 3 against 3 to sa turtle area. Focus fire. May likod, mga kaibigan. Pero dito, yung turtle, wala ka nila sa mga kuha. But Ribo will be able to secure the turtle dito and disengage both of the team. Ang gusto kong itanong sa'yo, Prof. Big, would you really like the flame shot dito kay UG? In terms, kasi alam natin, nandito naman si 666 to use his ultimate para hindi mapasok. Pero what if, nagamit na nila yung time's journey and somehow, nandito naman si KLVJ to secure yung sipa niya rito kay UG. What do you think? Okay lang pa. Okay lang kasi ano yan, nakita mo si yung sipa kinokontrol lang ni 666 using the second skill, the reverse time. Pero dapat on point ka pag nag-reverse time para pag sipa reverse time hindi lilipad pa ere yung isang ano, isa shot. Twice niya ginawa eh. Ang problema lang dito is yung survivability pagka nagka-burn na ng lahat-lahat. Aside sa ano ah, aside sa time journey. Ang dami pa rin kasi yung pang-lock, meron hurricane dance eh. Pero ito ha, mukhang laban na naman sila dito. Probably Zaman Force kinasala dito ni JP. Nakapang lang doon. May top lane si Renjo. Naghahanap a perfect opportunity na makahuli. Lalo na dito si Yuji, yung Kimi. Nasa kanila yung Kimi, pero as of now, nape-pressure sila in terms of objective. Diba? Hindi nila ma-burst ang mga frontline dahil automatic makunat si Akai. If ever mag-go siya, pupula daw, hurricane dance, disengage,
yun ang pinaka-plano ng isang Akai sa ganitong sitwasyon. Na- having that as well, yung kanyang sprint, ayun, nakita sa damuhan. Ang nakakatakot dito, Prof, sa totoo lang, is about kay Coco. Kasi kaya siyang, well, at least buti nakuha nila doon si Renzio. Kasi yung side lane dito ni Coco, hindi siya makapag-farm properly. Kasi both of the side lanes dito ng season 4, kaya siyang palagan. Like si Renzio, Damasha, si Kel VJ, Nacho, kaya siya eh. So hindi rin makapag-farm ng maayos si Coco. Tama-tama dito, wild charge. Focus fire dito, shield is already up. Medyo tabingi, blast sa mukha, pero time journeys on point dito. Takbuhan na rin, Fusakin. Out na muna, 3 down for the side of team season 4. Oo, mukhang easy lord to mga kaibigan. Dahil ito, they're gonna be securing the first lord of the game. And paano nga kaya magiging comeback? Oh, ang bigay ito. At Kel VJ, nagsusubok na mag-steal. Nagpapakita lang siya dito ng position. Hindi pa nakikita. Going in, eto na. Ay, hindi niya gagawin to. Ayun, medyo na late lang. Wala rin siya magagawa eh. Additional ano lang siya. Additional death lang siya if ever gagawin niya yun. 8-14 in favor of Team Season 1. Kalamangan like around 4K gold lead. Grabe. Grabe dito mga kaibigan. It's para sa akin, one of the unsung MVP dito for the season 1 champs. Actually, 666. Oo, on point part na parang galawan niya dito. SK Flex, Focus Fire, Rocket will connect kay Fusakin dito. Flicker out pa yun? Ay, hindi. Jump out lang pala. There you go. SK will flow, fall. Focus Fire dito sa mid turret ang buong season 1. Wala akong makita nga pang-stop ang side dito ng team season 1. The season 4. Mahirapan sila dito in terms of the AoE. They only have what? JP, yung Harit dito. Pero ito, the level 1 Lord is already approaching onto the bottom lane. Abante lang dito ang side ng season 1. Wala pa ako nakikita ang sagot eh sa ganitong sitwasyon. Yes, yun na nga mga kaibigan. Kaya nga kayang depensaan dito ng season 4 champ. Yun na nga, malalaman natin dito. Trying to last push ang Tori dito sa bottom side. Wala ko nakikita depensa. Oo. Ng season 4. Are taking time dito. Trying to hold wild charge pick off. Ang gusto, Lolita will fall. Pinadrip mga dito ni Coco. Focus fire, last insanity mismo sa mukha. Hurricane does being JP! Dread diretso dito. JP will fall. Hindi pa tapos. Sinundan dito Coco. Adami ng time journey being defeated. Redso will fall. 4-man down for the side of Team Season 4. Make it 5. We are going to get number 5. Yes, it's a game 5. Both of the series natin dito sa MPF Champion Invitational. Pero yung TP, hindi makakalimutan. Ito na. Inaabang. Ito ang hinihintay ng lahat kung kailan magti-TP ang Season 1. Hindi ata nila nagawa. But yes, it's a game number 5. Grabe. Pinakitang galawan ng team season 1. Ano masasabi mo dito, Wolf? Sulit na sulit si Wolf dito sa dalawang game 5. Okay lang. Kasi ito naman in-expect naman. In-expect mo talaga. Oo, kasi hinawagan ko panikin ng mali. Oo, nabalitaan na ako. Kumbaga na...